Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay Linggo, October 16, 2022, para sa 29th na linggo sa karaniwang panahon. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ito ay hinango sa Aklat ng Exodo, chapter 17, verses 8 to 13. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Rephidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Linggo, ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ganda pong itong kwento natin sa unang pagbasa, no, na kung saan kapag nakataas po ang kamay ni Moises ay nananalo sila, kapag naibababa ay natatalo sila ng mga Amalekita. Sa atin po, no, i-relate natin sa atin pong buhay sa pang-araw-araw, na talaga namang may laban po araw-araw, no? Meron tayong kailangan na harapin. May mga panahon na tayo po ay natatalo, may mga panahon naman ng tagumpay. So hindi laging pagkabigo, kundi meron din mga tagumpay tayong naranasan na dapat natin balikan. Pero maganda po dito, no, sa mga panahon na tayo po ay pinanghihinaan, sa mga panahon na tayo po ay natatalo, dahil nga, no, bilang tao, may mga talagang pagkakataon po na hindi natin nakakaya. Yung sa sarili nating lakas, hindi natin kaya. Yun yung realidad na kailangan natin makita, kailangan natin matanggap. No? Hindi natin kayang mag-isa ang laban natin sa buhay. Minsan, o madalas, nangangailangan tayo ng alalay. No? Kung paanong si Moises po, inaalalayan siya ng kanyang mga kasamahan para itaas ang kanyang kamay, mapo o isandal sa bato. Ganon din naman tayo, no? Nangangailangan tayo ng tulong. Hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging, no, mayroong 100% na nakapangyarihan para labanan at magpatuloy sa buhay. So, ito yung isang bagay na kailangan natin makita, no? Kasi habang nagmamatigas tayo na kaya natin mag-isa, pinapairal natin yung pride natin, eh lalo tayong natatalo, lalo po tayong napapahamak. Magandang ano po ito, no? Magandang kwento na kapupulutan natin ng aral, na sa pagtutulong-tulong, mas nagtatagumpay tayo sa laban. At kumbaga, hindi natin pwedeng ariin o angkinin ang tagumpay natin sa sarili lang natin. No? Dahil pag gano'n ang nangyayari, ay mas layabang tayo, mas tataas ang tingin natin sa ating sarili. So ito yung katotohanan, no, na sabi nga, kailangan natin magprosige, kailangan natin magpatuloy. Pero mas malaking bagay po kung meron tayong katulong o katuwang. Kailangan din natin tanggapin yung tulong ng iba para po tayo magtagumpay. Hindi, huwag nating pilitin na tayo lang, na kayanin mo na mag-isa, kasi hindi po yun. Hindi yun mangyayari. Pwedeng sa umpisa, mananalo ka, magtatagumpay ka. Pero may limitasyon ang ating kakayahan, ang ating lakas.
dito pinapakita at pinapaalala sa atin, no? Nawa tayo po ay mag-alok ng tulong sa mga taong sa tingin natin ay bumabagsak sa, no, kaya naman lumalagpak, nadadapa na sa kanila pong nararanasan. Nawa tayo mismo magkusa, tayo din mismo mag-alok ng tulong. At kung sakaling ikaw man ay huwag kang mahiya na magsabi, na lumapit, o lalo tigit huwag kang mahiya na tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Sabi nga, no, walang sino man ang namubuhay sa sarili lamang. At yun yung nawa patuloy natin mapagnilayan sa ating pong unang pagbasa ngayong linggong ito. Uli po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.